Hinahangaan at sinusundan ng iba't ibang social media influencers at vloggers depende sa kanilang content. Pero sabi ng BIR, dapat pati sa pagbabayad ng buwis, dapat silang maging huwaran. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Teresa or Matam. O yung mga pangarap dyang magpayaman sa pagiging vlogger, mag-isip-isip na dahil ang hanap buhay na ganyan ay wala ding takas sa buwis. Naglabas ng memo ang BIR na nagpapaalala sa mga social media influencers, huwag takasan ang pagbayad ng buwis. Naku, kaya ba nagsara yung channel ni na Charing? Sa programang Agenda ng One News, sabi ng dating BIR examiner Mon Abrea na maparegular na empleyado o influencer man, pantay-pantay dapat tayong nagbabayad ng tax. Ito, sobrang dami talaga nagpo-post bagong sasakyan, bagong bahay. At napansin siguro ni BIR, teka, sino to mga to? Bakit wala silang team number? Hindi sa registrado, teka lang. Hindi dahil lugi sila o unfair sa kanila, kundi yun yung nasa batas. Si Nicole Alba ay isang personal finance YouTuber. Last year lang sinimulan ang kanyang channel at nabigla sa dami ng sumabaybay sa kanyang content. And when I was earning money na from, syempre, the views that I generate on my channel, ako, I was starting to feel na for sure may kailangan akong bayaran taxes, di ba? Kumikita daw siya ng 50 to almost 100,000 pesos kada buwan depende sa views. Dahil nga lagpas 250,000 na ang kanyang kinikita annually, talagang hindi na siya exempted at nag-register na bilang non-licensed professional na may binabayarang 8% tax. Daming numbers, pero para mapadali nga ang kanyang buhay, nakasubscribe siya sa TaxSumo, isang online service kung saan sila na ang nagko-compute at file ng tax ni Nicole. There's that mental block na taxes, mahirap. A lot of the fear, I think, is fear of the unknown. Eh, ang pagiging registered taxpayer nga daw ay nakakatulong para masabing lehitimong business ang pagiging influencer. Pag wala kang proof of income documentations, mas mahirap makipag-deal with different agencies, makipag-loan, things like that. Because at the end of the day, itong social media influencer, it's an advertising business, it's a marketing business. Iyan nga ay kung tatanggap ka ng sponsorships o brand deals. Pero kung trip-trip mo lang naman mag-post, clout lang po, ganun, eh wala namang problema. Kasi okay lang, kung gusto mong masayaw, edi sayaw ka. Hindi mo naman kailangan kumita dyan eh. Pero if you are turning it into a revenue stream, then it's a business, then it's income, then it's taxable. Pumapasok man sa opisina o nagmumukbang lang sa bahay, basta't kumikita, patas dapat tayo ng obligasyon sa bayan. Teresa Armatampo, Hatid ang Mukha ng Balita.